Yes. Ito ang website nila. So, ang gagawin natin, i-download natin yung NBA 2K14 lang. Ito. Isa-isa ito. From here up to here. To number 9. So, easy. Diba? So, ngayon, start tayo. Bali, nag-download na ako nito. Nag-pre-download na ako nito. Titel you frankly, mahirap i-download. Kasi, ang daming ads eh. Try natin. Ganyan. Allow lang. I-allow lang natin. Dinawaited natin dito. Press natin yung skip ad. Skip ad. Click. Yan. Magda-download na yan. Click allow lang. Click allow. Then, ito, meron na siyang link na ibibigay. Then, pwede rin. Mag-automatic open siya. Yan. Then, i-download na natin yan. So, in my case, na-download ko na kasing lahat yan eh. So, iisa-isahin na lang natin, ika-copy-paste. Basta, huwag niyo lang kalilimutan na i-allow. Allow. Huwag yung i-block. Isa-isa to ha, i-download nyo. From here, to K14, then, number 1 hanggang number 9. Dito, huwag nyo lang isama to kasi 2K13 to. Okay guys, so na-download ko ng lahat yan. Tapos, ika-copy paste na natin dito na to. Nasa downloads folder na siya. Ito lahat. So, i-extract natin to silang lahat. Itong makikita nyo itong roster, 2020 roster, different folder siya ikakopy. So, ihuhuli na lang natin to, which is dito, ito. Ihuhuli na lang natin. Ito muna yung uunahin natin sila. Kahit magka-interchange, okay lang naman. So, basta ito lang ang hindi natin isasama. Dito sa default location ng NBA 2K14. Ito. So, i-extract na natin sa isa. Medyo matagal, guys. Bali, sa downloading, kung nahihirapan kayo, mayroon tayong option nasa baba. Basahin nyo na lang. So, ika-copy lahat natin lahat to. Select all. Copy. Then, paste to NBA 2K14. Then, i-click lang natin to. Do this for the next 34 conflict. Then, copy and replace. Yun. So, tapos na. So, yung isa na naman. Itong arenas. Extract. Ito. Arenas. Then, select all the ulit. Copy. Then, paste. To NBA 2K14. Para mas clear. Open file location. Then, paste. Yan. Then, CFS1. Then, extract din. Then, select all. Copy. And paste ulit. NBA 2K14. Then, copy and replace. Check lang to, then copy and replace. Then, yung sunod, CFS2. Extract ulit.
Medyo ma medyo malaki ang file na to eh. Okay, tapos na, copy na ulit natin. Select all, copy. Then paste to in BA2K14. Copy and replace din. Then yung susunod, quartz, extract din. Quartz, copy, select all, copy. Okay, next. Jerseys. Stock to jerseys. Yun, copy. Then paste. Okay na. So, sunod is yung portraits. Yeah, select all. Copy and paste again to NB2K default and default location. Copy and replace. Malaking file eh, 1.38 GB. Okay. Then yung sunod is shoes. Yung mga sapatos nila para updated din. Select all, copy, and to new NBA folder. Copy and replace. Then itong team and Dornas and logos, mga updated na siguro to. Yung mga logos nila, hindi na yung mga luma. Yan. Select all, copy. And to NB2K folder, default location. Paste. Yun, tapos na tayo. Bali, yung natitira na lang itong roster. So, i-extract din natin ito. Hindi na natin siya i-copy dito. Yung gagawin natin, i-copy natin siya may up data sa location ng NBA2K14. So, yung gagawin natin, type natin percent up data percent, yan, then click natin yung roaming. Okay, kita natin dito 2K Sports, yan, NB2K14, din dito sa saves dyan natin ilalagay itong rosters, current rosters, copy, then hello guys, ito na open ko na. So, iba na yung display niya sa screen niya. Escape ko lang. Then, pasok tayo. Press enter.
So makikita nyo OURB Pocket 20. Then papansin nyo yung luma pa rin yung lalabas. So ang gagawin natin, luload natin yung software na sinave natin. So escape lang, press escape, then click options, then load, save. So press natin yung load, then yes. Press natin yung load natin yung 2020. Press space, then escape, then home. So makikita nyo bago na. Then enter. Try natin laruin. Try kaya natin yung Lakers. So nandito na si Davis sa Houston. Oh, si Westbrook nandun na, lumipat. Try natin play. Yan, enter lang. So yun, loading na. So ayan na guys, si Cassius na yung center. Yan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Pa-subscribe na lang din. Salamat.